Ang video na ito ay animation diagram ng aking 5 kilowatts na DIY solar grid tight setup. Para sa mga gustong magkaroon ng idea sa solar power, isi-share ko dito ang connection diagram ng aking pinakaunang setup noon. Magmula sa solar panels hanggang inverter, breakers, source protection devices, current transformer sensor, pati na ang connection ng net meter at generation meter. Okay, so simulan ko dito sa grid or sa poste ng distribution utility. In general, yung wiring connections ng bahay natin ay ganito. Yung wire na galing sa poste ay nakakonek sa meter. Then, after sa meter ay nakakonek naman ang wire sa main breaker. Then, after sa main breaker, yung iba may distribution breakers pa. Yan, depende sa setup ng bahay nyo. Tulad sa bahay namin, meron kaming distribution box or power panel sa first floor at meron din sa second floor. At sa distribution box naman ay makikita nyo na meron din itong main breaker. Then may breaker para sa mga outlets, bawat aircon ay separate breakers din, breaker para sa ilaw at iba pa. Pero dito sa example, i-direct na lang natin ang connection from breaker to outlet or load ng bahay. So, in general, ganito ang flow ng setup sa wiring ng bahay. Ngayon, yung setup naman sa solar, ang ginamit ko na solar panel sa aking setup ay 3 na solar na 330 watts. At meron akong 16 pieces na solar panels. 8 panels bawat string or bawat array. Ito yung original setup or first setup ko before ako nabasagan ng mga solar panels noong Bagyong Odette. Now, yung gamit ko na inverter ay Solis 1P 5K 4G model. 5 kilowatts po ito na grid tie inverter. Sa ilalim ng inverter, makikita nyo dito ang mga terminals or ports or connectors na ginagamit ko or pinagkakabitan ko. Ito ay para sa city sensor. Ito naman para sa solar panels, string number 1 at string number 2. Switch. Itong COM ay para sa Wi-Fi dongle or Wi-Fi data logger stick. At ito naman ay para sa grid connection. Sa wiring ng PV cable before sa inverter ay may DC circuit breaker bawat string. At sa aking setup, 16 amperes na DC breaker ang gamit ko. Ang inverter ay mayroong operating voltage range at rated input voltage. Ang rated DC input voltage kapag yun ang nasusupply mo sa inverter ay mas mataas ang efficiency nito. Ang rated input voltage ng aking inverter ay 330 volts. Pero ang working voltage range ng inverter ay between 90 to 520 volts. As per dito, makikita mo sa manual. Ang aking solar panels ay may VMP or voltage at maximum power or maximum power voltage na 37.4 volts. At dahil kapag nagsiseries ka ng connection, nag-a-add up ang voltage, so ang total voltage ng bawat string ng aking setup ay 299.2 volts. So pasok siya sa range ng operating voltage ng inverter. Pero mas mababa nga lang ng konti sa rated input voltage nito na 330 volts. Pero okay na rin yan, konti lang naman ang kulang. So bawat string ay merong open circuit voltage na 366.4 volts, VMP na 299.2 volts, IEC or short circuit current na 9.28 amperes, at ang IMP or current ng maximum power ay 8.83 amperes. Tandaan na sa series connection, yung voltage ang nag-a-add up at ang current ay hindi nagbabago. Meaning, yung rated current ng each solar panel ay ganun din ang total current sa buong string. Yan sa series connection. Ang maximum input current ng inverter ay 11 amperes bawat string. So, pasok yung string sa specification ng inverter. At sa mga nagtatanong sa size ng
PV cable, ang gamit ko ay 6mm squared. Sa mga nagtatanong, pwede bang mas malaki na wire like 8mm squared? Pwedeng-pwede. Mas malaki, mas maganda. Medyo mapamahal kang alang sa presyo. At kung mas maliit like 4mm squared, pwede din ba? Pwede, dahil as per dito sa instruction manual ng aking inverter, ang range ng wire size ay 4 to 6mm squared. At 4mm squared lang ang recommended. Pero sa akin, 6mm squared na ang ginamit ko. Pwede mong mas lakihan pa ang laki ng wire like 8mm squared, lalo kung mahaba masyado ang connection mo. Pero hindi ka na pwedeng bumaba pa sa recommended na wire size ng inverter. Yan kasi ang problema kapag nag-DIY, kasi mag-iisip pa tayo gaano kalaki ang wire na gagamitin. Pero kapag nagpa-install ka sa installation company, sila na bahala. Hindi na sasakit ang ulo mo. Pero at least, may idea ka para kapag nagbigay ng list of materials or quotation ng installer, may idea ka kung anong mga nakasulat sa quotation. After ko na-connect sa breaker, ay nag-connect naman ako ng same size na wire from breaker to inverter DC input. Then, for safety, naglagay din ako ng SPD or Swords Protection Device. Sa pag-connect nito, bali magja-jumper ka lang ng wire from DC breaker terminals to terminals sa taas ng SPD as per sa polarity, positive to positive and negative to negative. Then yung green sa ibaba, ayun yung wire papunta sa ground. Mamaya ipa-flash ko ang actual picture ng aking connection. Okay, kahit na ikabit na ang solar panels sa grid-tied inverter, ay hindi pagagana ito kasi need pa ng power or kuryente na galing sa grid para gagana ang inverter. So yan ang kailangan ng grid-tied inverter. So dito gumamit ako ng 32 amperes AC breaker at nag-connect ako ng wire from grid to AC breaker. Then going to inverter. Pero ito kailangan mo na ang connector. Kasama na ito sa inverter at meron din namang instruction paano magkabit. At ganun din, dapat magkabit ng grounding. At same sa DC part, dito sa AC na part ay naglagay din ako ng SPD. Then, kailangan ko rin maglagay ng CT sensor or current transformer sensor. At dito, kailangan hindi ako magkamali sa posisyon ng arrow para mag-function ito ng tama. Dapat ang arrow ay naka-point papunta sa source ng grid. Madali lang ikabit ito dahil clip-on lang naman at may instruction din sa manual. At ang CT sensor ay need ko i-connect sa port ng inverter, itong may label na CT. Ngayon, sa hindi pa nakakaalam, ang flow ng kuryente sa grid-tied solar setup na hindi pa naka-net meter ay ganito. Mula sa grid o sa puste, papasok ito sa meter, then papunta sa load ng bahay. Example ko lang dito ay electric fan. Pagkasaksak at pag-on sa electric fan, dadaloy na ang kuryente galing sa grid. At kapag ini-on mo na itong AC breaker papuntang inverter, ay papasok yung kuryente sa inverter at ang inverter ay naka-standby na ito. At kapag nagkaroon na ng harvest ang solar panels at na-on na ang DC breaker, papasok naman ang DC voltage galing sa solar panels at i-convert ito ng inverter to AC voltage para magamit natin sa mga appliances sa bahay. Ang flow ng kuryente ay minomonitor naman ng CT sensor at nagbibigay ito ng feedback sa inverter. Kasi sa ganitong setup, dapat ang output ng inverter ay according lang doon sa load ng bahay at hindi susubra. Meaning, kapag naka-grid-tied setup ka na wala pang net meter, ay dapat naka-on ang export limiter ng inverter para limited lang din ang output ng inverter according sa demand ng load sa bahay. Kasi kapag malaki ang output na power ng inverter compare sa load ng bahay, ay ang mangyayari ay yung sobra na kuryente ay pupunta sa grid. At dahil isang direction lang ang ikot ng regular meter sa ganitong setup, kahit papunta na ang kuryente sa grid, ganun pa rin ang magiging ikot ng meter. At kapag nag-reading na sa meter, ay magiging kasama pa sa bill mo yung na-export mo na kuryente. Kasi mag-registered pa rin yun na consumption. Kaya ito ang purpose ng CT sensor. Minomonitor nito ang flow ng kuryente para hindi susubra ang output ng inverter compare sa load. Meaning, nakalimit ang export.
Kung in case naman kulang ang harvest na power ng inverter, automatic papasok naman ang kuryente galing sa grid, depende sa laki ng kailangang tulong ng inverter. Kaya sa grid tied setup, lalo na sa malalaking setup, recommended talaga na magnet metering. Ngayon sa net metering naman, kapag na-approve na ang iyong net metering, kasi ang net metering ay kailangan mong i-apply sa distribution utility o sa electric company. At kapag na-approve na ang net metering, ay papalitan ng net meter ang regular meter. Kaya kick out na si regular meter. Aside sa net meter, sa akin, nire-required pa ng DO na mag-install ng generation meter. Pero itong generation meter, taga-DO pa rin ang magkakabit at sa kanila pa rin manggagaling ang meter, same sa net meter. Need mo lang i-prepare ang wiring para sa paglalagyan. Kapag naka-net metering na, pwede nang i-off ang export limiter sa setting ng inverter para yung inverter ay pwede nang makapag-output sa maximum performance nito. Dahil kapag maliit lang ang load sa bahay at malaki ang harvest ng solar panels, pwede nang i-export ang extra power dahil nare-record na ito ng net meter. So sa net metering, ganito ang magiging takbo ng kuryente from solar panel to inverter. Then from inverter to load. At kung sobra ang harvest, pupunta ang sobra na power sa grid or i-export ng inverter ang sobra na power papunta sa grid. At yun ang binabayaran ng distribution utility. At ang bayad doon sa na-export ay siya namang ikikredit doon naman sa na-import or nagamit na kuryente galing sa grid. Pero tandaan, hindi pareho ang charge ng per kilowatt ng imported energy compare sa exported energy. Dahil kung napapanood nyo yung 3 years update video ko sa aking setup, ang credit ng DO sa per kilowatt hour ng exported energy dito sa amin ay halos kalahati lang ng presyo sa per kilowatt hour ng imported energy na pinabayaran ko. By the way, sa mga nagbabalak mag-DIY dyan, dapat pag-aralan nyo talagang maigi ang pagsiset-up pati ang operation ng inverter na iyong bibilhin para sa safety ng lahat at pati na sa iyong investment. At kapag alanganin, mas maigi pa na ipa-install nyo lang sa mga installer. Medyo mas mahal ng kunti dahil sa installation fee, pero at least may peace of mind ka naman. Hindi nasasakit ang ulo mo sa pag-iisip kung tama ba ang ginagawa mo. At kung magkano naman ang bili ko sa mga ginamit ko, ito yung mga resibo ko para magkaroon kayo ng idea sa presyo ng pagbili ko. Pero tandaan, 2019 pa ito. At ngayong 2022 ay medyo mas mura na ng kunti compare noon. At sa mga nagtatanong sa akin kung bakit sobrang mahal ang magpa-install sa mga installer, ganun po talaga yan kasi namumuhunan din yan sila tulad ng pagkuha ng permit, nagbabayad pa yan sila sa BIR, DTI, nag-i-invest din yan sila ng sasakyan, mga installing equipment, at hindi rin madali ang umakyat sa bubong para mag-install. At nandyan pa na nagbibigay sila ng warranty sa workmanship in case na magkaroon ng problema. At delikado din naman ang mag-install. Kaya kung hindi talaga kayo DIY person, huwag niyong subukan dahil sasakit lang ang ulo niyo. Sa mga DIY person dyan, ingat always. Dahil ang kuryente, hindi nakikita pero nangangagat. At kunting pagkakamali mo lang ay pwedeng maglaho bigla ang inyong ininvest na pera at oras. Iwanan nyo naman ako ng like dyan kung nagustuhan nyo yung video at click nyo itong video ko sa kanan kung hindi nyo pa napanood ang update ng aking setup. At huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin lang ang aking icon sa ibaba at pati na rin ang notification bell, turn on nyo na rin. Thanks, God bless, and see you next time.